Hi, classmate. Kumusta? Okay ka lang ba? Gusto ko lang sabihin na it's not what you have ang importante. It's what you do on what you have ang pinaka-importante. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, classmate, okay lang yan. Kasi bakit mo ikakalungkot ang isang bagay na nangyayari sa lahat ng tao? Lahat ng tao nagkakaroon ng problema, lahat ng tao nagkakaroon ng downfall, nagkakaroon ng failures, hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. May times kung kailan tayo iiyak, may times kung kailan tayo ma-frustrate, mabibetray tayo. Lahat ng klaseng negative mangyayari din naman sa atin. Kaya, ang point ko doon, kaya nga sinabi ko sa inyo, classmate, na it's not what you have, it's what you do on what you have. Parang, sa buhay natin, hindi naman importante kung ano ang problema mo eh. Ang importante dyan kung paano ka nagre-react. Example, nalugi ka, nawalan ka ng pera, eh bakit hindi mo yung gamitin para ka mas lalong maging magaling sa pagdidesisyon mo para pagdating ng oras, kumita ka ulit. Or pwede mong gawin yun as motivation para mas lalo kang manggigil na yung nalugi sa yung pera, kitain mo ulit. Heartbroken ka ba? Niloko ka ba ng karelasyon mo? Eh, bakit kailangan kang malungkot? Eh, at least pinakita na niya kung anong klaseng tao siya. Then, it's kumbaga parang sinabihan ka niya na it's time for you to look someone much better pa sa nanloko sa'yo. Kaya, lagi kong sinasabi, classmate, eh, sa mundo natin, para siyang sa superhero. Well, alam nyo ba na wala din naman pinagkaiba halos ang superhero at ang villains? Bida at kontrabida. Kasi pareho naman sila may pinagdaanan eh. Di ba? Parang si Spider-Man, di ba? Nung namatay yung Uncle Ben niya, o di ba? Yun ang naging wake-up call sa kanya para mas maging superhero siya, para mas makatulong siya sa mga iba't ibang tao. Kaya nagkaroon siya ng Spider-Man. In short, ang superhero at ang villain, pareho naman sila may pain. Kaya lang, yung superhero, ginamit niya yung pain na yon para mas maging mabuti siyang tao, para mas maging magaling siya, para magising niya yung awakening niya mismo na mga talent at skills niya. Ang mga kontrawida naman, may pain din naman sila, pero hinayaan nilang gamitin sila ng pain na yon, di ba? Ako, nakwento ko naman to sa inyo, classmate, na nung bumagsak negosyo namin, tapos naghiwalay parents ko, ang dami kong pwedeng gawin din na rason para mas maging tarantado ako at maging gago ako, lalo pa that time nung high school ako. Ang kaibigan ko, mas more on mga tambay talaga, literal, na tumatambay pa ako nun sa kalsada. Nakikita ko, kasi bata pa ako that time, parang natitrain nila ako, nakikita ko yung tambay pa paano manuntok, manampal. Tapos, hindi naman ako sinasabay nila, pero nanonood ako. And because of that kind of influence, marami na akong pwedeng gawin na kwento para sirain ko buhay ko. Naghiwalay parents ko, bumagsak negosyo namin. Tapos, anong tawag niyan? Lagi pang nag-aaway nun magulang ko. Before sila naghiwalay, lagi na sila nag-aaway. In short, napaka-negative na nang nangyayari sa akin. But I choose na hindi yun gamitin kong rason para maging daling ko sa mali yung buhay ko. Ginawa ko siyang instrument para lalong maging maganda ang buhay ko. Kaya sa inyo, classmate, kung ano man ang pinagdadaanan mo, I'm just like to remind you, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Gamitin mo siya para ka mas mag-level up. Kasi sabi nga, hindi naman yan ibibigay sa'yo yung klaseng problema kung hindi mo yan kaya. Kaya yan binigay sa'yo kasi alam niya nang nasa taas na kayang-kaya mo yan. Lakasan mo lang ulit loob mo. Walang masama, classmate, umiyak. Kung naloko ka, nalugi ka, hanggang ngayon hindi mo pa rin naman nakukuha yung gusto mo, lagi ka ba nag-fail, hanggang ngayon hindi ka pa rin ba pumapasa, iiyak mo lang. It's just normal. Masarap sa pakaramdam yan. Isigaw mo yan. Kung gusto mong isigaw, magwala ka. Pwede, basta wala ka lang maaapekto na ibang tao, di ba? Kung gusto maghanap ka ng isang lugar na ikaw lang, batuhin mo ng batuhin kung anong gusto mong batuhin, ipokpok mo ng ipokpok. I-release mo lang yan na pain na yan. Okay lang yan. You're human. There's nothing wrong na mag-release ka ng pain na nararanasan mo. Isigaw mo yan ng todo na sobrang with the pinakadulo ng lungs mo, isigaw mo yan lahat. Kasi after that release, napakasarap sa pakaramdam. Then after that,
re-strategize ulit, ano ba ang plan mo sa buhay, ano ba yung mas gusto mong gawin. Kasi parang karelasyon yan, ako lagi ko mentality, pag niloko ka, siguraduhin mo na pag nakita ka ng ex mo, manghihinayang sa'yo. Wag kang papayag, classmate, na pag nakita ka ng ex mo, ang sasabihin niya, buti na lang, hiniwalayan ko yan. Dapat ang sasabihin niya palagi, sana hindi ko siya hiniwalayan. Kaya para sa akin, classmate, I believe in you, we are deserve ng pinakamagandang klaseng pamumuhay na gusto natin. Kaya para sa aking classmate, palakpakan mo yan. Kaya ka napad pa dito sa videong to kasi alam ko, ito na yung simula ng pagiging mas maayos ng buhay mo. Kaya dito muna tayo, classmate. Bye-bye!